Sige. Hello mga kabakal, magandang hapon sa inyong lahat. Today, we are going to introduce to you our new product, Power Arc MIG MMA or SMAW welding machine. So, this is a 3-in-1 welding machine. Inverter na po siya at very user-friendly. So, today, we are going to unbox. We are going to demonstrate to you how to use our Power Arc welding machine. Ito ay 3-in-1. So, meron siyang MIG, of course, the MIG gun. Tapos, meron siyang extra hose. Itong hose na to gagamitin if ever gagamit ka ng tangke na pangtig, yung argon gas. Or pwede rin pang CO2, no? CO2 na tangke kung gusto nyo na may tangke yung MIG nyo. Tapos, ito, welding handle. Tingnan natin yung sukat kung gaano kataas. Welding handle natin. Okay. So, 1.5 meter or standard talaga ito sa mga previous. Pero tingnan nyo mga kabakal. Makapal siya. Saka malaki na yung ano niya. Dex connector niya. Unlike sa iba, maliit dito. Madaling masunog po. Okay. Then, we have our hand mask. Okay. Then, we have our grand clamp. Okay. So, mga kabakal, tingnan natin, no? Yung ground natin, napakalaki na. Compare natin sa ibang mga welding machine dyan sa merkado, napakaliit ng ground clamp nila. Tsaka yung cable connector niya, malaki na rin. Yung dulo po. Okay? That means, matagal po siya mag-init kumpara dun sa mga nasa local market ngayon na maliliit lang yung mga connector po. Tapos may free pa na no? Steel brush tsaka pwede din pang chisel. Itong welding machine na to, si Power Arc MIG stick antique welding machine ay single phase po, no? Single phase ha, pwede sa bahay, outlet sa bahay. Sige, then let's open the machine. As you can see, so built-in na po dito yung lagayan ng mga MIG wire. So, pwede siya sa MIG wire na pang isang kilo po. No? Pang isang kilo na MIG wire, pwede po. No? Let's see. So, ganyan. So, sa isang kilo na MIG wire, meron din po kami binibenta na isang gantong kilo na MIG wire. Pwede po siya. Tapos, pang 5 kilos din po. So, pwede na po siya pang 5 kilos po na MIG wire. Okay? So, testing natin ngayon. Subukan namin na pagganahin yung machine natin. Tapos, papakita namin sa inyo mga kabakal. So, mga kabakal, since tatlong function po ito, meron siyang MIG at saka TIG at saka stick process. Unahin natin yung pinaka-basic, yung stick process. Okay? So, basic lang muna kabakal kay ano tayo. Unahin natin yung stick welding. So, we have the ground clamp. Okay. Pasok natin dito ground clamp. Then, we have the electrode holder. Okay. So, yung technique mga kabakal, dapat lang mahigpit yung bawat connection ng dulo kabakal para hindi mag-lost thread, hindi mag-iinit po. Hindi siya madaling masunog. So, power on yung kabakal. Okay. Yun. Tapos, meron siyang selector dito kabakal, no? Makikita mo dito. MMA or stick welding. Tapos, merong MIG. Tapos, meron ding TIG. So, what we're going to do is we choose the MMA. No? So, paakya tayo. Yun. So, digital connection na po siya kabakal, no? Digital na po siya. So, try natin yan, no, kabakal. So, testing, no?
Meron sir, katalog lahat. Ito mo boss. Meron sir. Ah, sige. Oh, kulit, kulit body. Yun eh. So inserting our 5 kilos Miguar gasless. So gaya na nabanggit ko kanina, ito pong machine ay pwede sa pang 5 kilos at pwede rin sa 1 kilo na Miguar. Either gasless po, no? Pwede po siya. Yun. So mga kabakal, very easy, no? Very efficient na welding machine. Tatlong process, isang machine lang. Napakaganda po. Okay, so kailangan lang higpitan natin para hindi matanggal po yung ano nyo, yung mid-wire natin. So kabit natin itong wire pang mig. Okay. Yung ground na yung ground natin wala, always yan constant. Huwag mo nang gawin yan. So on natin mga kabakal. Okay. Then sa selector mga kabakal, dapat yung selector mo naka-point talaga sa mig, no? Makikita mo naman gaya na nabanggit kanina, may adjuster po siya. So pwede siya ma-adjust, tingnan mo yung pula. So dapat yung pula na ito naka-diin po sa or naka-standby sa MIG. So naka-select po siya sa MIG mga kabakal. Okay? Okay bro, testing natin. Okay.